Lagi. So ayun nga mga kachikano, nandito tayo sa Puzzle Mansion. Ayun, syempre naulat. Syempre, Girl Scout eh. Okay, ayan, diba? Ang Guinness World Record. Ayan, ang Puzzle Mansion. Ayan. Guys, ayan, ang Puzzle Mansion is one of the Guinness World Records na holder. So, ayan mga kachika, tara, samahan nyo ako kung ano ang meron dito sa Puzzle Mansion. Kung bakit nga ba siya tinawag na Puzzle Mansion, alamin natin. Ayan, papasok na tayo sa Puzzle Mansion. So, antay tayo. Yes, sir. Yes, ma'am, sir. Ma'am, sir na lang. Kaya po lang nakikita nyo dito, isang tao lang po ang nag-assemble niyan. Pangalan po niya, si Nila ko na po, Tagaytay sa Natin. So, until now, tayo pa rin ang nag-hold mo. Yes po. Meron din po tayo ang first puzzle na may gumasalising. Dito lang masayang makikita. Toro po na po sa'yo. 8,000 pieces po yan, 200 hours niya pong natapos. Ito, ilan? 8,000 pieces po yan, 200 hours niya pong natapos. Mm. Ito naman po sa first puzzle. Dito doon po. Yan po yung first puzzle natin. Ito. Yan po yung first puzzle natin. Unang puzzle po na yun nasa involved Miss Georgina para po sa kanyang anak. 5,000 pieces po yan, 70 hours siya po matapos. 70 hours. Yes po, yung Mona Lisa by the look po, dito po na sa'yo makikita. Ayun. Diyan po. Suro puro puzzle talaga. Yes po, isang tao lang po nag-assemble yan ma'am. Yan po yung Mona Lisa by the look natin, 1,500 po. 14 hours na matapos. Oh, okay. 14 hours. Yes po. At ito naman po yung portrait ni Miss Georgina sa 4D. Yan po. Si Miss Georgina is from Tanay. Taytay. Ah, Taytay. Yes po. So lahat to, siya ang gumawa lang. Yes po, siya po nag-assemble. Oh my God. Thank you, madam. Thank you.
taon na tong Puzzle Mansion? Ano na po yan? 2012 po siya nag-start. Mm-hmm. November 29, 2012. Tapos paano na dinala dito yung mga craft ni Miss Georgina? Paano na buong isang Puzzle Mansion dito? Dati po kasi ito ko, bed and breakfast po siya noong 2012 po. Mm-hmm. Tapos po, yung sa dati kong museum po, event place po dati po yun. Mm-hmm. Yung nanalo po siya sa Guinness Book of Records 2012, ginawa po siya. Dinala na dito? Yes po. So, yung Tagaytay Rizal po. Tagaytay Rizal. Doon po siya nag-start po gumawa ng puzzle. Tapos po, yung nabili po niya itong property niya to, dito na po siya, dito po na dinala yung mga puzzle po na ginawa niya. Tapos dito na rin po siya nagbuho. Ah, dyan na. Buhay pa rin ba siya? Ngayon po rin na po. Hindi na. So, 2014 po siya na... Namatay. So, after niya maging ma-recognize ng Guinness Book of Records after 2 years, yes, nawala na siya. Okay. Pero ngayon, sino nag-handle? Dari po ang nag-handle po yung anak po niya, si Georgino. Georgino po. Bumubuo rin siya ng puzzle? Yes po, yung family po niya. Yung po nakita niyo po dun sa second floor po yung biggest po, yung 33,000 po, family po nagbuo nun. Ah, family. Tapos ito po si Sergino po. Mm-mm. Ito po siya. Ito po yung kanyang po nag-iisang anak. Yan po, si Sergino. Georgino Orda po. Mm-mm. Ito po. Ito po yung nagawa po ni Georgina po na pop art na 32,500. Nasa second floor. Ano sa second? Almost 4 months po nang pinagawa. 4 months. So, ang sipag niya talaga. iPhone, Beatles, atin si 2D puzzle. Ayan si ayun, nakita nyo guys, ayan ang 2D puzzle. Ang galing. Ayan yung smallest. Para ilike ko.
Ayun, ito yung smallest puzzle. Yes po. Chika, ito ang base puzzle. Gawa sa plastic. Ayan, base puzzle ang tawag niya. Kung makikita niyo naman. Ayan. Oo. Ayun, yung loob niya. May number. Oo, ah, may number siya. Well, ayan mga kachika, nandito tayo sa Puzzle Mansion mo. So, nakita niyo na mga kachika, mga kapamilya, yung isa sa mga pinagmamalaki ng ating kababayan na si Ms. Georgina na taga-Tagaytay, diba? So, nakita niyo naman kung paano niya talaga naging proud tayo bilang Pinoy, diba? Isipin niyo kung paano niya binuo yung mga puzzle, ilang oras niya binuo para lang maging part ng Guinness Book of Records ang ating mundo, di ba? Ang pagiging puzzle, ano niya. So, talaga yung dedication. So, wala yung pinakaiba kung gusto mo talagang ma-reach, makuha ang gusto mo at magtagumpay sa isang bagay, di ba? So, walang katulad ang ginawa ni Ms. Georgina. Like, for example, di ba? Ikaw, kung paano mo, kung gaano ka ka-motivate para makuha mo 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Ganun din ang ginawa ni Ms. Georgina. So, kung may dedikasyon, determinasyon, at tiwala sa sarili mo, makukuha at makakamtan mo rin kung ano ang gusto mong makuha sa buhay or kapag tagumpayan man, kung ano man ang hamon na gusto mong marating sa buhay. Well, ayun mga kachika, no, maraming salamat. Yan, napuntahan na natin ang Puzzle Mansion at nakilala natin si Ms. Georgina. Si Ms. Georgina ay isang ehemplo o isang impluensya na isang masasabi natin na kahanga-hanga ang kanyang determinasyon, ang kanyang tiwala sa sarili upang makamtan niya kung ano yung gusto niyang makamtan sa buhay. Walang pinakaiba si Ms. Georgina sa mga nangangarap pumasok sa larangan ng mga YouTube industry, nakatulad natin ng small YouTuber, di ba? Nagkaroon ng determinasyon, focus, tiwala sa sarili. At the end, ayan, nakamtam niya na ang gusto niyang makuha sa buhay niya. Ang maging parte ng Guinness Book of Records, di ba? Ito sa, dito sa Puzzle Mansion. Isang kaalamanan naman ng baklang chismosa ang ating natutunan na pwede nating i-chismis na nakaka-proud ang isang Pinoy. Nakatulad ni Ms. Georgina, kailangan natin maging katulad ni Ms. Georgina na magkaroon ng focus, tiwala sa sarili at determinasyon kung ano ang gusto natin mangyari sa ating buhay. Ms. Georgina, mula sa baklang chismosa, I salute you. Lamahin mo ang mainit na yakap, mainit na pasasalamat at naglalagablab na pag-ibig ng isang baklang chismosa. Ms. Georgina, thank you and I salute you. Guys, so maraming salamat. Antabayanan nyo pa rin ang ating iba pang adventure kung ano pa ang pwede natin makuha. Diba? For the meantime, maghahanap pa tayo ng iba pa natin mapupuntahan dito. Pero dito sa Puzzle Mansion, 100% check and salute to you, Ms. Georgina. And I love you.